Welcome sa Project Axie, guys. So, ito yung una nating video sa channel natin. Una sa lahat, shoutout muna sa BCH kay Guwapo nga sa'yo, sa mga kaibigan natin dyan, sa iba pang content creator, kala atinong key LCR rin, kung sino pa. Next time, yung ibang din na shoutout ko. Yun guys, congrats nga pala sa mga nakapasok sa LB. Tas sa mga hindi nakapasok, okay lang yan, bawi tayo. Tas sa mga nagka-climb sa off-season, nagpa-farm, good luck. Yun. Bago natin umpisaan to guys, tingnan naman na natin yung leaderboards ngayon. So yun nga, puro endless. Si 1437 pa rin yung champion, di ba? Sana all. Inubos yung prize, guys. Basics of breeding. Siguro alam niyo naman yun. Huwag na natin yung diretso na lang tayo sa mga tip. So, pinakauna kong tip is always breed the meta axis, guys. Sa mga nagtatanong kung ano yung mga meta axis, pwede nyo dito tingnan guys sa marketplace, tas click nyo axis. Makikita nyo naman dyan kung ano yung pinakamahal na binibili. Yan. Yan yung mga meta axis. Kasi guys, kapag meta axis yung ibibreed mo, kahit pangit yung cards na lumabas o pangit yung magiging anak niya, mabibenta mo pa rin siya. Bakit? Kasi guys, yung ibang breeders, based experience ko, binibili pa rin nila guys kahit pangit. Basta, nandun yung genes na hinahanap nila. Kaya ganun guys. Kahit pangit guys, mabibili pa rin. Pero nasa'yo pa rin kung magkano mo siya iset na presyo, di ba? Lalo na pag etong AOE na rage, sobrang mahal nito kahit pangit yung ibang parts. Pero maganda yung jeans. Kasi may mga breeder talaga yung makaka-relate dito eh. Kahit pangit na parts, bibili nila kahit mahal. Para lang sa jeans. Yun. Ang next tip naman natin is always choose the dominant jeans. Bakit? Meron ako ditong reference. Ito. Papakita ko sa inyo. Ito. Tili shell siya, diba? Pero tingin yung parents nito, guys. Brinid ko to guys. Yung horn niya, tingnan nyo. Ay, hindi to. Ito pala. Ito. Ito yung lumabas, diba? Brinid ko siya, guys, dito sa dalawa. Tingnan nga natin yung mga offspring. Ito. Ito, dalawang naka-tail shell. Itong tatlong itlog na na-breed ko. Dalawang naka-tail shell. Bad trip nga yan, eh. Pag ano talaga, kalaban mo yung dominant jeans. Kasi guys, ito tingnan nyo. Print yung little branch, di ba? Brinid ko siya dito, guys. Kasi yung dominant tail shell. Pero yung R1, R2, little branch rin. Pero guys, tingnan nyo guys. Tail shell pa rin kinuha, di ba? Kahit little branch. Tail shell pa rin kinuha niya. So, always choose the best dominant talaga para sa Axie natin. Yung tip number 3 naman natin is breed early, guys. Bakit breed early? Pag nabibreeding ka, marirealize mo yun. Kasi pag nabibreed ka kasi, magagamit mo yung tinatawag nilang breeding loop. Yung magiging parents is yung manggagaling din sa mga mahatch mo. Kaya kailangan mag-early breeding, guys. Kasi tumatakbo yung oras, tumatakbo yung araw, nag-ship yung meta, nag-iiba yung presyo. Sa breeding loop kasi, guys, yung mabibreed mo na mga itlog, tas ma-hatch, di ba? Yung mga mabibreed mo, guys, pwede kasi ma-pending. Especially kapag gusto mo siya i-breed ulit. So, kung maaga ka nag-start mag-breeding, may time ka pa, di ba? May time ka pa maghintay para sa next breeding. Pero kung late season, mapapaisip ka kung ibebenta mo na ba agad tong
virgin na maganda or ibibreed mo ulit next breeding. Kasi naghihintay ka pa ng ibang parents sa ibang breeding ni. So, doon papasok yung early breeding na tinatawag natin. Habang maaga mag-breed ka, alamin mo agad yung meta, yung possible meta, i-breed mo siya agad. Lalo na kung wala siyang, konti lang yung ganong supply sa market. Kapag nagawa mo yun, at walang mali sa mga ano, sa mga steps mo, sobrang laki siguro ang profit makukuha mo. Especially pag naging meta bigla, yung maging tinatawag nilang final meta for this season. Yun. So, meron na tayong tatlo. Una is always breed meta axis. Number two, choose the best dominant gene. Number three, early breeding. So, yun lang siguro tatlo guys, yung pinaka-importante. Ang next naman guys is yung RNG sa breeding. Huwag natin kakalimutan. Ito rin yung isa sa dapat yung tingnan. Yung RNG guys, grabe. Sobrang sakit sa ano yan guys, sa puso, pati sa bulsa. Kapag RNG na talaga yung kalaban mo. Pero minsan, yung RNG is kaibigan mo rin. Kagaya na nangyari sa akin. Doon ko na-breed yung nakashiba ko eh. Saan ba yun? Ito guys. Na-breed ko nakashiba ko. Pero tingnan nyo yung parents nito. Tingnan nyo yung tail ah. Tiny Dino Shiba. R2 yun. Dito, Tiny Dino. Tingnan nyo guys. Anong odds yun guys? Makuha mo yung Shiba. 3% lang ata eh. Out of 97% ng Tiny Dino. Nakuha ko yung Shiba. Diba? Minsan kakampi mo talaga yung ano guys. Yung RNG. So yun. Yun lang guys yung mga mabibigay ko na factors na nakakapekto. Yung mga genes, yung RNG. Yun nga. Yung early breeding kasi bumabago yung presyo. Tapos yung meta axis para pag kahit pangit yung breeding nyo. So, yun lang guys. Bago ko tapusin tong video, may iwanan ako sa inyong dalawang technique na ginagamit ko. Itong breeding simulator guys. Makikita nyo dito yung percentage. Diba? Breeding simulator axitech. Maganda to guys. Para yun na nga, diba? Probability na. Tsaka RNG. Yung kakampi na lang talaga natin dito is yung data. Yan. Yung statistics. Yan lang, guys. Sa statistics na lang tayo mag-base. Para kahit pa paano, meron tayong ano, kakampi. Ito rin Axie Legend, guys. Ginagamit ko rin. Pamagahanap ako ng mga gusto ko i-breed. Kasi sobrang dali lang niya. Lalagay mo lang dito guys, lalagay mo pwede kung zero breed, kung anong parts, Axie Legend pangalan niya. Yan, makikita mo rin dito kung ano yung pinakamura, naka-auction. Yan, eto maganda nga ito eh. Kailangan mo lang dito naka-Ronin, diba? So hanap ka naka-Ronin. O, hanap tayo naka-Ronin dito. Yan, Ronin. So, yun. Ito lang dalawa lang guys yung ginagamit ko. So, yun na naman guys. Meron ako ditong 9 na itlog. I-hatch ko. Siguro next video, papakita ko. Yan. Ayun yung maganda yung mga jeans. Kinoconsider ko talaga. Tapos meron ako ditong AOE na Trinay i-breed. Chubby na lang walang dito eh. Kaya naganap ako ng tatlong chubby. Yun. So, yun. Yun lang guys para sa video na to. Salamat sa mga nanonood. Kung medyo magulo yung video ko, pasensya na. Nagsisimula pa lang tayo. So, yun. Magkakaroon tayong Axie giveaway kapag ano, 100 subs siguro. Basta, sabihin ko na lang. Yun na lang guys. Sa mga aspiring breeders dyan, yan lang mabibigay ko sa inyong ano, technique. Mga tips, ganyan. At abangan na lang natin season 2. Huwag mo na kayo mag-breed. Kayo bala. Not financial advice naman eh. Nag-share lang ang experience ko. Yun lang. Salamat.